So ano po ba yung binyag? Yung binyag po ay ito po yung pinakaunang sakramento ng ating simbahan. Siya po yung kumbaga siya yung pintuan para makapasok tayo sa isang totoong Kristiyano, mga kapatid. Alamin po natin yun. So kung hindi ka pa nabinyagan, so hindi ka pa masasabing ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Ngayon mga kapatid, bakit kailangan natin mabinyagan? Sabi niya sa Juan 3:5, ito po yung sabi niya. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito. Mali ba ang isang tao ay ipanganak? Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, kung hindi ka ipinanganak muli sa tubig at espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin nito ay kung hindi po tayo mabinyagan, siya po hindi po tayo makakapasok sa tahanan ng Diyos. Kasi nga po, yung binyag, siya po yung pintuan, yung pinakaunang hakbang sa pagiging isang totoong Kristiyano. Naintindihan po ba? So, kung magkakaanak man po tayo, soon, o yung anak, may anak po tayo hindi nabinyagan, so, gawin na po natin ang paraan para mabinyagan ito. Kasi ito po yung unang hakbang para sa kaharian ng Panginoon. So, dahil sa bunyag, naging malinis po tayo, nililinisan po. Dahil sa binyag, inililinis po ang ating mga kasalanan. Sabi nga po sa Tito, sa libro ni Tito 3:5, sabi niya dito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuga sa atin upang tayo ipinangarap na muli at magkaroon ng bagong buhay. So, ipinanganak muli. So, ibig sabihin po nito, ang bersikulong ito, tumutukoy po ito sa hindi po katoliko. No? Sa iba pong sekta na ating mga kapatid na gustong magbalik loob sa katoliko, kailangan niya rin pong binyagan para po ito'y magkakaroon siya na para siya ipanganak siya muli. Kagaya ko po. So, hindi naman po sa ibang sekta lang naman to . So, kagaya ko po, ako po ipinanganak muli. Dahil po dati po ako, nung bata po ako, napaka marami pong, alam nyo na po. Suwail ba? Yung laging aminado po ako, nagnanakaw po, nagyoyosi, nagiinom. Ganun po ako dati. Pero dahil ipinanganak po ako muli, nandito na po ako ngayon, nasa harapan ninyo at ipinagmamalaki yung salita ng Panginoon. Ayan po. Pag na pangayon niya. No? Anong una galing sakramento, liwat? Bunyag. Ang ikaduwa nga sakramento, amo ang kumperma. Kumperma o confirmation. So, ano ba lang kumperma? Ang kumperma ay isa ka formal nga pagbaton natun sa atong simbahan. Kaupon sini ang pagbaton natun sa Espiritu Santo. So, sino na kumperman? Tanan? So, kung nakumpirmahan na kita, so, ginbato na nato ng Espiritu Santo. Ano ba lang ginsulat sa Gawa 8:15-17? Sabi dito, pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumaba sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang. Take note, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So, hindi lang gali, basta-basta ang pagiging isa ka matutuod niya sa grado. Una-una may bunyag. Hindi lang gali ina ang dalan para sa ginharian. Kung nadumduman niyo kagaina, ang hamba po, unang atikang, unang hakbang patungo sa ginharian sang Diyos. Ay kaduwang atikang, amo ang kumperma. Kaya,
dira mo na galigin baton ang Espiritu Santo. Thank you. So nga kinahanglan, gibala ang kumpirma sa may intindi na ako may edad na. Di ba, wala man siguro may ginakumpirmahan niya. Size and yes. Nakabalo ka mo? Wala, di ba? Ang kumpirma, ang nakasulat dire sa Hebreo 6:1-2, sabi dito, kaya't iwan na natin ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa pag-aral, sa mga aral na para sa may mga may sapat na gulang na. Sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay. At tungkol sa muling pagkabuhay ng patay at sa hatol ng walang hanggan. So ayan po mga kapatid, no? Kung naaalala po natin, eh, talagang kailangan po ng kumpirma sa taong may isip na. Yung nakakaintindi na at nakakaunawa ng kaniyang mga ginagawa at nakakapag-desisyon na. Sabi nga sa ating Catechism of the Roman Catholic Church, paragraph 3019, sabi nga dito, in Tagalog na lang po, ang isang kandidato para sa kumpirmasyon na umaabot na sa edad ng katwiran ay dapat magpahayag ng pananampalataya na sa kalagayan ng biyaya. May intensyon na tumanggap ng sakramento. So kung wala ka na namang intensyon na tanggapin yung sakramentong ito, eh, hindi mo naman kailangan siguro magpakumpirma. Pero isa lang sinasabi namin, pag hindi ka nakapagkumpirma, wala kang sunod na hakbang para sa pinharian sa Diyos. So kailangan po natin dito ang sakramento. So ang tanong ko mga kapatid, ano ibig sabihin dito na umabot na sa edad na katwiran? Ilang taon kaya yon mga kapatid? Pila ka tuig kita ginakumpirmahan? 7? So guys, mga kapatid, ano kayo yun? Ang kumpirma, ginagawa po yun sa 12, sa between sa 12 or 13. Doon po makakapag-decide na po yung bata. Nakapag-decide na po yung first communion siguro na yun. 6 kaya no? First communion? 9 or 10. 9 or 10 first communion. So yan po mga kapatid, no? So ang kumpirma ay suportado ng Biblia at the same time suportado po ng ating Catechism of the Roman Catholic Church. So, ano? Tanong, anong unang sakramento? Pangalawang sakramento? Kumpirma. Maraming salamat. So, ikatatlong sakramento. Ano kaya ang katatlong sakramento? Ayos na nabanggit yung kaninang una. Okay, huwag natin patagalin. Ito ay union o Eucharist. Yun. So, thankful kay tita kasi kitang-kita ay talagang nakapokus ito kasi sumasagot, no? Naway meron ding na sumasagot, no? Yung iba pa, no? Para makita natin na. Thankful, wala na eh. Okay. Kubun yun. Bakit na kailangan natin kumain ng banal na tinapay? Sino kayo may konting alam dito? Para tanggapin ang very good. Ito po ay tinatanggap natin yung katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito po yung tungod ng gapati kita nga ang balaan nga tinapay matuod nga lawas ng dugo ni Kristo. Tama. Kay hambal gani di ay hindi makita makahambal sini kung hindi initala nakasulat sa Biblia o what? Catechism of the Roman Catholic Church. Anong nakahambal diri sa 1:53-56. Ang muling nakasulat. Sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng tao, ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Doon ko lain to mati ano? Liwatan ko ha. Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng tao, na anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo. Hindi siya dugo nga literal nga buhi ha. Sunod.
hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli siyang mabubuhay sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay ang tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman ay sa kanya. So, isa ka pang ngako sa Diyos nga kung kita, kung mahimo natin ang first sacrament, second sacrament, kag ang third sacrament, may ariingin pangako niya, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. So, buot ang balon sila mga kapatid, mga utudyo ay Kristo, ang nakakumunyon ay ari nagali ang ginpangako sa Diyos nga siya nga kita ara sa iya kag kita kag siya ara man sa aton. Apang may ara gidya nga mga tawo, may ara gidya ka mga utod nya mga tawo nga wala nagakao, no? Wala nagapati sa sakramento sang Eucharist. Ano bala ang para sina sa ila? Ari mga kapatid, sa John 6:6 amo ining nakasulat, pamati ang kid naton sa John 6:66 Aryo, amo yun, ito yung po yung nakasulat, no? Ito po yung para sa mga taong hindi naniniwala sa Eucharist o hindi naniniwala sa komunyon. Makinig po tayo mabuti. Ito po yung napaka-importante. Ito po yung nakasulat. Mula nooy, marami sa kanyang mga lagad ang tumalikod at hindi sumama sa kanya. Kaya tinanong Jesus ang 12. Ay, ito eh. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Subot ang balon mga kapatid. Ay, ibig sabihin ito mga kapatid, yung hindi tumanggap ng Eucharist o kung yung hindi nagkumunyon o kumain ng banal na tinapay at minum ng banal na dugo, ito malikod mismo sa kay Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ito, eh, pag tumalikod ka, eh, sino yung hinarap mo? Yung kaaway ni Kristo. So, nakapa-importante po ng kumunyon, kapatid. Kag ang aton nga pagpangalawat, gusto man inin ni Jesus nga mangit isa kita sa iya. Suno sa Juan 17:22, amoy na yung nakasulat. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. So kung kita maggumunyon, eh, ang Diyos gali ga isa sa aton. Kumbaga nahugpong sa aton mga utod na. Nagahugpong sa aton mga utod. Gani kinang langgit naton nga mag ngalawat. So, may question ako. What yes. Para sa nadabi, ano, kung ikaw ara sa balay tapos yung pangamuyuan ng pagkaamang tubig daw na bilang na sa lawas ni Kristo. Bali, para sa among pagtuon, kag sa ako na hibaluan, hindi siya nabilong dira sa lawas sa dugo ni Kristo. Kaya ang Eucharist, ang komunyon na ginatawag natin putod, amo ang balaan nga tinapay o pag-ara lang ina sa ginakuan sang pari. Ano pamangkot? Ang kanon kuno, ang pangamuyuan, may long sa Eucharist. Ah, okay. Actually, Eucharist is ginatawag natin consecration. You cannot consecrate if you are not an ordained priest. Only the ordained priest can do it. Dapat sila lang ganyan, yeah. Pare, ang naka-pray sa mula. Consecrate, sang maging ba rin. Ang tinapay nga na, hindi mo na sa balaan. Pangamuan sa pare. Yes, it cannot be the body and blood of Jesus Christ without the consecration of the priest. Even the deacon is one step to the priest, cannot perform Eucharist. He can also only perform baptism, but Eucharist hindi pwede. Kaya may consecration sa. May specific person na galing para. Ordain lang isa. Ano, pagkaon, ano,
Na do pangamuyuan para maging sa ganap na sila ganap chalice or something. Oh, only ordin lang gid ang gintagan authority. Okay na bro, klaro na. Nga kita nga mga tao hindi pwede makapangamuyo sa isa ka tinapay para maging isa ka Eucharistia. Hmm. Hindi kita pwede. So may mga pinili ang Diyos para lang din. No? Tag-ili kita sila. Amo ila ang aton mga pari. So tag-is man ini sa pagdumdum naton kay Kristo. Sa nasulat sa Mateo 26:26. Ito po yung nakasulat, no? Habang sila'y kumakain, lumampot si Jesus ng tinapay at pagkatapos nagpasalamat sa Diyos. At pagkatapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo nyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. So ibot ang balong kapatid, mga utod, no? Pagdumduman ini sa aton mahal nga Diyos, no? Ang aton pagpangalawad. So, sunod niya pamangkot, ano ang first sacrament? Second? Ang pangatlo? Eucharist o Konkumunyon. Ano aking gaw? Okay. Ara na ang tatlo. So may ara pakita nga? Apat. Mga pamangkot, bugtaw pa ka mo patapos ni. Okay na. Okay. Ay kapat nga sakramento amo ang kumpisal. Okay, thank you. Nagamat na sila damo ang ato niya mga lugsabat. Okay, kumpisal. Ano ang dapat himuon bago magkumpisal? Ang pinaka main point gid, ang pinaka una-una gid naton nga yes, mpak. Bago kita magkumpisal, hindi kita makukumpisal lang na mahambal ka to sa pare, padre, patawa, nabisan ako, inakasal ako, mahambal si pare. Anong sala mo? Nagbutig ako kung wala mo yung naging lusulan. So wala inapulos ang kumpisal kung hindi man lang itadutudok sa imunga, tagipusuhan. Hambal ganit diri, oh. Una nga, unagid, inulusulan ta ang aton mga sala. Hambal sa Mateo, sa Marcos 1:15, sabi dito, sabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya't magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. So, nakambal? Kaya't magsisi kayo't talikuran. Hindi lang gali pag hinulsol. No? Yes, no? Ang pagkumpisar, hindi lang gali mga Ginoo ko nagahinulsul sa ako sa akong mga sala. Hindi lang gali ang mga namautod. Kundi may sugpo, no? Kaya't magsisi kayo't talikuran. No? Kung pagagali, talikdan gid naton ang aton sala nga ginhimo. Hindi, nga. Padre, magkumpisar ako kayo nakasala ko nung sala mo. Nagbato ako sa akong gilikan. Pag-abot dito, subukod ka rin. Kuri mo? Hindi gali ang muna talikuran. Kasi mahambal ka mo. Brad, to perfecto ka ba? Yes, I'm not perfect. No, hindi ako perfecto. Pero pasalamat ako sa siniyang sinulat kay siguro ginaamat-amat natin. No? Uy, kadua! Ano ang sunod? Nahimuon natin. Bago kita magkumpisar. Bago magkumpisar. So, ihambal ko na lang. Patawaron natin ang mga nakasala sa aton. Kahit hindi man kita siguro makapangayosing patawad kung hindi kita magpatawad. Anong hambal sa Mateo 6:14? Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. So, but hambalon nga utod, hindi, wala pulos ang kumpisar kung ikaw mismo hindi kabalo o kung kita mismo hindi kabalo magpatawad sa mga nakasala sa aton. So kalain mo na guro nga patawaron kita sa Diyos, pero kita iya hindi kabalo magpatawad. No?
Okay. Karon may karon kay ngayon eh nagpatawad na tayo ng kasalanan ng iba. O yung mga nagkakasala sa atin. Ano naman kaya nga pwede natin gawin? Para tayo naman ay patawarin. So kailangan kaya po nandiyan yung mga pari. Diyan po tayo magko-confess sa mga pari dahil sila po yung binigyan ng otoridad para magpatawad ng kasalanan. No? Sila sa mga pari, sample ni karon, hindi pwedeng mangayo ka dapat patawad sa babaw sang bungsod, sa puno sang kain, o sa puno sang saging. So may pari gid nga ginhatagan otoridad para magpatawad sang mga sala. Ano ina Brad, ara bala sa Bible? Yes, ara ina. Sa Juan 29:23. So basahon ko. Okay. Kinagabihan ng araw ding iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroonan ng mga alaga dahil sa takot. Dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumasa inyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang nakita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng maa ng Ama, Maria dire?" Muling sinabi ni Jesus, "Pamati, sumasain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isusugo ko rin kayo." Ang bali niya sa magiging tutunan. Pagkatapos sila'y hiningalanan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Ang bali ni Jesus, anong sunod niya, bali ni Jesus? "Kung papatawarin ninyo ang kasalanan ninyo man, ay pinapatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo pinapatawad ay hindi pinatawad." So buot hambalon mga utod niya, ginmensyon, ginhambal gidyan na Jesus nga mismong aton mga utod ay makasarang magpatawad sa aton mga sala. Kagamoy ilang mga pari, Brad, hindi man na iya siguro iya apostol ang pari. So pari, pero mga utod, pari ang apostol. Para yung kay Pedro, no? Basahon nato na sulat ni Pedro sa unang Pedro 2:5. Hambadya. "Tulad ng mga batong buhay, manginbahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinlaga para sa Diyos, sa Diyos. Mag-alay kayo mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa kanya sa pamamagitan ni Kristo." Pamangkot, Brad. Pari imaray nakabutang hindi man apostol. So may ari pa kita supporting verse niya mismo si Pablo nagahimo na o ko nagapractice na sa isa ka pari. Sa iya sulat sa taga Roma. Basahon naton ang Roma 15:15-16. Amo gani ni mga utod niya. Kung tunaan naton ang Biblia, kung utdon-utdon naton para sa mga ibang nga sekta, inutod-utod ang Bible, Biblia sa pagbasa, matalang kita. So dapat ang magbasa kita Biblia, tingbo nato, no? Bilog nato para maintindihan natin si Mayad. Tama pa mangkot niya liuna sa tanan, no? May nagbasa ni Bible? Okay. Kabay nga ito nato. Anong hambal niya? Sa Roma 15:15-16. Gayon man, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus at tumanggap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil, ipinangangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa kanya dahil sila'y ginawang banal ng Espiritu Santo. Sinong gambal sini? Si Pablo. So, si Pablo, apostoles, hindi. Apostoles, si Pablo, pari, hindi. Pari. So, butambalon sa mga pari, gidyagin hatag ang otoridad
para kita, para pagpatawad sa mga sala. So sa pari gi kita magkumpisal. So natapos na ang ikaapat nga sakramento, ang pamangkot. Ano una nga sakramento? Pangalo bunyog. Kadua. Kalatlo? Kaapat? Kumpisal. Wow, thank you. Kay hindi siguro ano wala nag hindi na wala na uyang ang pulaw ta no. Mabay nga pagwa ta di hindi madula kasi dire lang na di balaw. Okay, ang sunod na sakramento, ang pagpahid. Very good, thank you. So ang pagbahid sa banal na langis. Oh. Ang pagpahid bala sang lana biblical. Yes, biblical ina mga utod no. Kay ginpatawag mismo, ginapatawag mismo ang mga pari para pahiran kita sang lana ilabi na sa mga tigbulang kun masakiton. Suportado blay nakabiblia. Yes. Suportado gyapon. Ara sa Santiago 5:14 hasta 15. Ara pa kamo? Okay, thank you. Sa Santiago 5:14 hasta 15. Anong nahambal diri? May sakit ba ang sinuman sa inyo? May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag ninyo ang nakakatak ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin ng may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. So mga utod ko ay Kristo, ang pagpahit galiin eh, sang o kon pagbadlis, isa sa part yung pagbadlis, hindi inigali basta-basta. So may maka ayo gali ni sang balati at kag ilabi na ay makapatawa gali ni sang aton mga sala. So thankful ako kay amo gina ginapasalamatan to kay at least na bago na patay ang akong tatay eh nabalisyan sa ni Father Winnie Lasarya. So nagalaong gid ako yang nabisan wala pa sa langit ang akong amay. I hope tungod sa badless o pagpahid sa banal na langis ang akon amay ara sa purga toryo no, pero kabay pa nga sa langit. Okay. Brad, ang ang pagpahid bala sang langis ano ina sang aton CCC ay amo ini ang aton Catechism the Roman Catholic Church. Brad, suportado bala sini? Yes. Suportado gyapon kay wala sing may ginahimo ang aton simbahan nga hindi suportado sang Biblia kag hindi suportado sang aton nya simbahan. Anong nakasulat sa CCC? Dalwainting at Tagalog na lang. Ang pagpapahid ng may sakit ay hindi isang ang pagpapahid ng may sakit ay hindi isang sakramento para lamang sa mga nasa punto ng kamatayan. Kaya sa sandaling ang sinuman sa mga mananampalataya ay nagsimulang nasa panganib ng kamatayan mula sa sakit o katandaan. Ang angkop na oras para sa kanya upang tanggapin ang sakramento na ito ay tiyak na dumating na. So mga utod, hindi lang ini, hindi kahadlukan ang badlis ha. Kaya hambal sa aton Catechism, the Roman Catholic Church, ay hindi isang sakramento para lamang sa mga nasa punto ng kamatayan. So pag hambal sa ibang kaduan sang pari, ang isang kapasyente, labi na sa balay nyo, o sa balay natin, pare sa pagkatu ni Father Winnie sa akon amay, hambal sa akon tupad balay, lakit na lang na mapatay. So, hindi ina siya mga utod, no? Hindi ka hadlukan ng badlis, kay may tendency nga kung kita badlisan, maayo pa kita. Kaya hambal sa Biblia, ang pagpahid ng banal na langis ay maaaring makapagpagaling ng may sakit at makapagpatawad ng kasalanan. So, amo lang inakadali ang sunod nga topiko nga sakramento. Ano unang sakramento? Yeah. Kadua? Kumpirma. Katatlo? Kumpirma. Katatapat? Kumpisal. Kalima? Wow, so thankful. So, wala na uyang
ang oras o kung pagpulaw ta, no? Pero ka sa liwaton ko, kabay nga hindi na di mabilin. No? Ano ang ika-anong? Pagpapakasal o kung pag-asawa. So, ang aton pagpakasal, kung pag-asawa, kung basahon natin makauturan, ara ina sa nasulat sa ay, na. Sa una to sa Luneca, 4-3 hanggang 5. English, Aro? English na lang siguro. Diyan. Oo. First Thessalonians 4:3. Mga kawaturan, ang pagpangasawa, isa man kabalaan nga butang, no? Isa man kabalaan nga bulhaton sang isa kasumulunod kay Kristo. Sa First Thessalonica 4:3-5. Balaan nga butang para sumulunod kay Kristo. Nga ah. Kay isa ini sa ginsugo man ni Kristo ni sang aton mahal nga Diyos, no? Na magpadamo. Yo, so banal ini ang pag-asawa. Pero basahon naton dan ay kung ano gid ini ang katungdanan. This is the will of God, your holiness, that you refrain from immorality. That each of you know how to acquire a wife for himself in holiness and honor, not in lustful passion, as do the Gentiles who do not know God. Okay. At kung pamandungan naton, ang ulag na lang gamiton, no? Ang ulag, isa man kabutang nga makapasala, makahatag sa kunsing sala. So, paano naton ma dula o kung mapunggan ang ulag sa isa ka tao tungod sa pangasawa. Tato kaya? Yeah. Tungod sa pagpangasawa, amo ina nga hindi na convert inang sala nga ulag sa blessing na. Sa blessing. Na convert ina sa blessing tungod sa pangasawa. Pero tandaan gid naton, hindi lang pagpangasawa, hindi lang tungod sa bata, balay, nanay, tag tatay. Kaya hindi mo kita matawag na asawa kung hindi kita makapakasal. So, ano nga baldi sa Efeso 5:3-23? Sabi ito, pasakop kayo sa isa't isang bil sa isa't isa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang malaki ay ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, na kanyang katawan. At siya ang tagapagligtas nito. Sa 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Pagkatapos linisin sa pamagitan ng paghugas ng tubig at salita. So amuna mga utod, no? Ang pag-asawa kinahanglan gali sang babae magpasakop sa iyabana pareho sang pagpasakop niya sa simbahan. Amuna gali mga utod. So hindi lang gali iabot hambalon nga ang babae hasta lang dira sa pagpanghugas sang pinggan, sa pagpanglabas, sa pagbantay sang bata. So may mga obligasyon gali ang tasagtag sa kasawa. Makahambal ko mo sa kong Brad, daw expert ka ba? Pero wala ka. Iniiya-iya, ginhambal sa Biblia. So amo man ini para sa aton mga lalaki. Kinahanglan man magpasakop sa iya asawa pareho sa pagpasakop ni Jesus, pagpasakop sa iglesia. Kay kun magpasakop kita sa iglesia, dagpasakop man kita kay Jesus Kristo. Ano bala ang mahambal sang Catechism, the Roman Catholic Church, sa pagpangasawa? Sa CCC 1579. Muna rin, nakambal. All the ordained minister of the Latin Church
with the exception of the permanent deacon, are normally chosen from among men of faith who live the celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven, who concentrated themselves with under... Nasaan na ako yung sister? Kulang ito di ako. 1079. Ah. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of the permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven, called to consecrate themselves with the undivided heart to love to the Lord and to the affairs of the Lord. They give themselves entirely to God and to men. Celibacy is a sign of this new life to the service of which the church minister is consecrated, accepted with a joyous heart. Celibacy rigidly proclaims the reign of God. Amo na mga utod, no? Hindi na aptol kung kita nga mga laiko may sugo ang Dios sa pagpangasawa, hindi contradict ini sa aton mga kaparian. Ang kay ang asawa sa aton mga kaparian amo ang simbahan. Kaya nagahambal siya nga ano? Ang hambal diri nga may mga vow sila ya. So ginpangako nila iya nga hindi sila mangasawa kay gusto nila magserbisyo sa aton simbahan. So in tanan nga tawo may asawa. Kita ang kita nga mga laiko may asawa kag bana, kag ang aton mga pari ang may asawa man. Kag amo ang simbahan. So antes ko buyan ang last nga topic ko, ano ang una nga sakramento? Yeah. Kadua? Kapirma. Katatlo? Komunyon. Kapat? Kalima? Ikaano? Pagpapakasal maliban sa laon. Okay. So ang pinakaulihi, isa sa pinakaimportante nga sakramento sa aton simbahan amo ang pagpari. So ang pagpapari isa ka bugay, no, nga ano lang gid mga pinili ang mga tawo nga nagpari sini nga mga pari, no. Una, isa ini ka sakramento para mapadayon ang mga binuhatan ni Kristo. Kaya kung wala mga pari, hindi mapadayon ang binuhatan ni Kristo. Ilabi na ang pagpadayon sa pagpamihak-pihak sang tinapay o kon komunyon kag pagpalapnag sang maayong balita. Kaya kung wala sing pari, wala sing komunyon. Huh? Ang pagpalapnag sang maayong balita, pirmi sa pari. Pero may mga laiko man. Pero mas nami kung pari. Huh? Yes, no? Okay. Ginahambal man ni Kristo sa mga apostol nga mangin pari sila para masiguro nga mapadayon ang iya mga hinimuan. Nasulat ini sa Juan 29:19-23. Amin nga kasulat mga kauturan. Kinagabihan ng araw ding iyon ng naunang araw ng linggo habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroon ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus. Tumayo sila sa kalagitnaan at sinabi, "Sumain niyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang nakita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo." Pagkatapos, pagkatapos sila'y hiningahan. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang makasala, ang kung patatawarin ninyo ang mga
kasalanan ninuman ay pinatawad ng mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi na pinatawad. So mga kapatid, amuini ang obligasyon sang pari, no? Ginsugo sila ni Jesus, pareho sang pagsugo sang amay kay Jesus. Kay Ginoo. Yes, tama. Hindi nga no, Ginoo ang nagsugo. Ano bala ang misyon sang isa ka pari? Makasulat-sulat ina sa ikaduwang Korinto 5:20. Ano bala ang nakasulat, mga kauturan? Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagsundo kayo sa Diyos. Di ba sabi nito, makipagkasundo kayo sa Diyos. Amunang ini ang kumbaga ang pinaka main point manami siyang pari. Amoy na gaadlaw-adlaw nga misa para kumbaga mag-unite kita sa Diyos. So amoy na ang mga kauturan. Mag-iapon naman God, pagkatotoo ka. Kag may mga pinili gidya ang Diyos ng mga tao para sa iya mga para sa may mga obligasyon na nga daan. Anong ini mga pinili? Para sa gawa 3:1-3. May mga propeta at mga guru sa iglesia ng Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinawag ding Maitim, Lucio na taga Cyrene, Manain na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno ay manalangin. Ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at kami at sila'y pinahayo. So mga kauturan, no? Okay lang. So kung mga kauturan, no? Kung tandaan gin naton, focus kita sa bersikulo nga ni, kag hindi sa palibot naton, no? Ang nakasulat sa bersikulo, iginpili inagaliin nga daan si Bernabe kag Saulo para sa kanya-kanya nga obligasyon. So hindi basta-basta gali nga magpari ka lang, no? Hindi basta-basta magpari ka lang una bes. May mga dapat kita tunan antes magpari. May mga dapat kita nga isakripisyo antes magpari. Pero bisan nagsakripisyo ka na, kung hindi ka pinili sa Diyos, hindi ka gadya maging isa ka pari. Yes, tama, may calling. So, kapasalamat ako sa inyo, sa inyong mga pag-ugyon, sa atong tipikusubong kagsubong sagiin nini nga ang pito kasakramento sang Katolika. So ang gali nga ang sacrament halin gili ini sa Latin word nga sacramentum nga nagakahulugan nga a sign of sacrament. So bago ako magtapos, bago ako magpungko ka magpahaway sa akong puwa, ano gali ang pito ka sakramento? So madamo nga salamat kay wala na uyang kay hindi disgrasya ang pagkaduta diri, kay siguro kung disgrasya ang pagkaduta diri, wala kita sing may matunan nga maayo, no? So sa liwat ginabalik ko ang pagdayaw kag kahimayaan sa atong mahal nga Dios kaysa iya lamang ang kadayawan.